Hello guys, hello everyone. Nandito ako para magbigay ng advice sa inyo tungkol sa ating mga comments natin. Alam ko marami ako mga FB friends dito na mahilig mag-comments, mga bad comments sa mga presidential candidates natin. Nababasa ko yan. Ito lang ang advice ko sa inyo. Hindi basihan ang English fluency para maging magaling din ang isang leader mamuno. Hindi po ito dito nakikita. Yung pagiging magaling na leader sa paggaling din ng speech sa English, hindi dyan nakikita. Makikita ito kung paano siya, kung paano niya pagsilbihan ang taong bayan, at kung paano siya maging tapat sa kanyang sarili at tapat sa taong bayan, at kung paano niya mapaunlad ang ekonomiya ng bansa, at kung paano niya irespeto ang taong bayan, kung paano niya pangalagaan ang taong bayan. Yan ang pagiging magaling na leader ng bansa. Yung walang korupsyon, malinis. At ito lang ang masasabi ko sa inyo. Kung sino pa yung matatalinong tao, sila din yung matarino sa korupsyon. Ganun lang yan. Experience yan sila. Experience din sa korupsyon. Kaya, wag natin husgahan ang isang kandidato na walang kakayahan dahil hindi siya marunong mag-English, hindi siya fluent in English, huwag natin husgahan. Kasi hindi pa naman natin nasubukan yan. Paano natin malalaman kung hindi natin siya bigyan ng chance, hindi natin subukan na may kakayahan siya, na siya pala ay competent pala, deserve siya na maging leader ng bansa natin. Kaya yung mga commentators dyan, na tulad ko rin, nababasa ko yung mga comments ninyo, alam ko mga FB friends ko kayo, masakit yung mga sinasabi nyo, na sabihin nyo na ang isang kandidato ay bobo dahil hindi siya marunong mag-English, wala sa grammar yung English niya. Hindi po yan ang basihan ng pagiging magaling na leader ng bansa. Kaya, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Huwag tayo judgmental. Huwag tayo basta magbitaw ng mga salitang maaanghang na nakakasakit ng damdamin. Hurtful words. Huwag po natin yan bitawan sa ating mga kandidato, kasi hindi naman natin alam, hindi pa natin nasubukan kung siya ay competent o incompetent. Kailangan muna, masubukan muna. Kaya may kasabihan tayo, to prove is to believe, to see is to believe. Kaya yan ang payo ko sa inyo. Huwag natin husgahan ang isang kandidato tulad ng mga ginagawa ninyo. Yun lang po. Salamat. Peace be with you. Thank you.